Gagawa tayo ng peanut kisses ng Bohol. And yes, lulutuin natin sa improvised oven. Para sa written recipe, please check description box. Ito ang ating mga sangkap. Meron tayong peanuts, white sugar, all-purpose flour, white vinegar, at egg whites. Ang unang gagawin natin, i-grind natin ang peanuts. Ang peanuts natin ay toasted at plain ito, walang salt. Ito ang gamit kong grinder, pero pwedeng gumamit ng kahit anong grinder. Pwede din na mano-mano ang pagdurog ng ating peanuts. I-grind na natin. Hindi naman natin siya gagawing pino or powder. Ang texture lang niya ay parang mas maliit sa granules. Again, kung wala kayong grinder or food processor, pwede mo ilagay sa plastic or cellophane na makapal, tapos pagulungan mo ng rolling pin or malaking bottle. Or pwedeng gumamit ng pangdikdik. Ayan, tignan natin kung okay na. Ayan siya. So, hindi talaga yan pino, ha? In a separate bowl, i-combine na natin ang peanuts at all-purpose flour. Ang all-purpose flour natin ay sifted. I-mix lang natin ito at i-break mo yung mga parang lumps, yung mga buo na nasa mixture. Again, ang peanuts natin ay toasted. Hindi ito greasy at hindi siya salted. Kung ang nabili niyong peanuts ay hilaw, i-toast nyo lang sa frying pan na walang oil, syempre, until mag-change ang kulay at mabango na siya. Kapag na-mix mo na ng maayos, i-set aside na muna natin at gawin natin ang meringue. Ilagay natin ang egg whites sa ating mixing bowl. Again, siguraduhin na ang egg whites ay walang egg yolks kahit konti. Dapat din hindi natuluan ng water or konting oil ang ating egg whites. Kaya siguraduhin na malinis ang mixing bowl. Isa kasi yan sa mga factor na hindi magiging stiff ang inyong meringue. And of course, siguraduhin malinis ang ating mga beaters. I-beat na natin ang egg whites until maging foamy ito. Ang speed ko dito ay number 1. Ayan, foamy na siya at medyo nasobrahan. Ilagay na natin ang white vinegar at i-beat natin until soft peaks form. Ang speed ko dito ay nasa number 3. Ang gamit kong white vinegar ay vinegar lang na ginagamit natin sa pangluto. Ito yung dato puti or silver swan. Or pwedeng gumamit ng kahit anong brand. Kung meron naman kayong cream of tartar ay pwedeng gamitin. Ayan, nasa soft peak stage na tayo. Ngayon naman, gradually add white sugar and beat until stiff peaks form. Ang speed ko naman dito ay 4 to 5. Pero kung sanay ka na, I know meron ka ng sariling diskarte. Ito na yung guide ko sa mga first timer. Ayan, stiff na ang ating meringue. I-fold na natin ang peanut mixture sa ating meringue. 1 tablespoon at a time, tapos i-fold natin gently. Kapag na-fold mo na, mag-add ka again ng 1 tablespoon ng ating peanut mixture. And kung gusto mo na konti lang ang gagawin, pwede mong hatiin ang measurements ng ating mga sangkap. Ilagay natin ang meringue mixture sa ating pastry bag. Kung wala kang pastry bag, ay pwedeng gumamit ng mga plastic or cellophane. Yung iba naman, gumagamit ng parchment paper, ginagawa nilang cone, tapos kinakat nila yung tip. Bago
Bago tayo mag-pipe, maglagay tayo ng parchment paper sa ating baking tray. And yes, pwedeng gamitin ang bottom part ng ating cake pans. Ikat lang natin ang tip ng ating pastry bag. Sorry, wala sa frame ng ating camera ang pagputol ko. Lagyan natin ng konti para dumikit yung ating parchment paper sa ating tray. At para iwas lukot na rin kapag nainitan ang ating parchment paper. Mag-pipe na tayo. Huwag masyadong maliit at huwag masyadong malaki. Kasi kung malaki ang gagawin, matagal ang cooking time. Kung napapansin nyo, hindi ako gumamit ng nozzle tip kasi ang original din ito ay walang design or walang arte. Pero kung gusto nyo, maigi sigurong gamitin yung open star na tip pero dapat yung malaking size para hindi siya bumara. And naalala kong sabihin, itong reciping ito ay eto din yung recipe na ginamit ko sa ating Salvanas. Pero cashew nuts ang gamit ko noon, hindi peanuts. Kung gusto yung gumawa noon, i-check nyo lang Kusina Chef Silvanas. Inuluto ko din yon sa improvised oven. At meron tayong isa pang recipe ng Silvanas na ang gamit ay graham crackers. At eto na sila. And yes, meron pang natirang meringue. Ipapipe ko yun mamaya. But first, isasalang na muna natin to. At dahil hindi tayo sa oven magluluto, gagamitin ko ang kawa para sa improvised oven natin. Pwede din malaking kaldero ang gamitin. Pero dahil marami ang lulutuin natin, mas maganda kung kawa na ang gagamitin ko. I-preheat lang natin ito for 10 minutes over high heat. And yes, ang recipe natin ay pwedeng i-bake sa oven talaga. Kapag na-preheat mo na ang improvised oven, ilagay mo na sa loob ang ating tray. And yes, pwede kang maglagay ng metal na mapapatungan sa loob. At sa mga nagtatanong, walang tubig yan. Takpan na natin at lutuin over low heat for 40 to 45 minutes. After 40 or 45 minutes, luto na ang ating peanut kisses. Hanguin ito at hayaan nating lumamig. Huwag mo na munang galawin dahil malambot pa yan kapag mainit pa. Kapag malamig na, pwede mo na siyang kunin. At isa pang indication kung luto na ang cookies, madali siyang matanggal sa parchment paper. Pero kung pag-press mo, malamig na pero malambot pa rin, pwede mong ibalik sa improvised oven at mag-extend ka sa cooking time. Mag-extend ka lang ng mga 5 minutes. At kapag naman luto na pero hindi mo siya agad matanggal sa ating parchment paper, meaning medyo lang na over yung pagkaluto. Pero okay na okay pa rin yan, tanggalin mo lang siya kasama yung papel at kiskisin mo ang bottom ng ating cookie gamit ang knife para matanggal ang papel. At ayan, eto na ang ating peanut kisses or meringue peanut cookies. Pero bago tayo mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, titikman na natin. Excited na ako. Lagi ako excited kapag kumakain, ano? Oh my God. Para talaga siya yung kisses, yung peanut kisses na nabibili sa Bohol. Sarap. Sarap talaga. Bumibili ako ng ganito sa grocery. Pero ang mahal dai. Mahal niya. Tapos konti lang yung laman. Well, may intindihan mo naman kasi kung kita nyo sa packaging niya, yung original talaga na peanut kisses, ang mahal talaga ng packaging niya. Siguro, ganun yung ginawa nila sa presentation na din para maganda. And, kasi ito, dapat hindi siya naanuhan. Para nahahanginan, yung ganun. So, dapat talaga sealed na sealed. Tapos, syempre, basta pag makita mo yun, naka-individual siya, para siya may lalagyan na maliit na clear pack. Tapos, naka-individual nakalagay siya dun sa butas nun. Kasi siguro, para ma-prevent din yung pagka-crack nito. Kaya ganun yung packaging. Pero, pwede mo siyang gawin sa bahay. Masarap pa rin. Basta pumili ka lang ng ganang klase na peanut. Kasi yung mga peanuts, usually, nabibili natin sa mall or sa market, may mga luma, mga ganun, mapait.
mga ganon, may mga mapapait talaga. So, pili ka lang na maganda na ano, na peanuts. Ang sarap. Kung ayaw nyo ng peanuts, pwede gumamit ng mga cashew nuts, mga ganon. Mga almonds, mahal yun. Peanuts talaga, yung pinaka mura. Ang sarap. Oh my God! Ilan na ba yung nakain ko? Hindi ko pa ito nabibilang ah. Ang sarap talaga niya. Reminder again, kapag napalamig mo na siya, tapos pag na-press mo at ano siya, yung malambot, meaning yan, hindi pa siya luto. So, pwede mo siyang ibalik dun sa improvised oven or sa oven para mag-extend ng cooking time. Tapos, ay malalaman mo din na ano, na hindi pa siya okay kasi kapag tinanggal mo siya dun sa ating parchment paper, dumidikit siya. Tapos yun nga, malambot yun. Tapos naman, if ever na, pag ano mo, hindi na siya malambot, pag pinas mo matigas, pero hindi mo siya makuha agad dun sa ating parchment paper, meaning nun, medyo na over mo siya ng pagkaluto. Pero okay lang yun. Okay lang, pagtanggal mo, example, pagtanggal mo, may mga paper na natira. Ang gawin mo lang, scrape mo siya using a knife. Ganun lang. Huwag mo siyang itapon kasi okay pa talaga yan. Tanggalin mo lang siya. Tapos kung may papel, may natira doon, scrape mo lang siya. Okay lang yan. So kung napansin nyo, meron tayong iba't ibang size na peanut kisses. May maliit tapos may medyo malaki. Gusto ko kasing anuin kung ano ba yung maganda, maliit ba or malaki. Pero nasa sa inyo yun kung anong gusto nyo yung size. Pero kung syempre, kung masyadong malaki, ang cooking time niyan mas matagal. So kung maliit lang, 35 to 40 or 45 minutes ay okay na. Huwag masyadong malaki naman, di ba? So ayan. Namiss ko yung Bohol. Tagal ko na yun nakapunta ng Bohol. And God, ang ganda talaga ng Bohol, yung mga beach nila, yung mga tourist spot nila. Namiss ko 'yon. Ang kalamay, sarap, peanut kisses, eto. Okay lang peanut kisses. O, yung peanut kisses naman, pwede natin mabili sa grocery at pwede kang gumawa. And oo nga pala, ang story nila sa peanut kisses ay ginawa nila to kasi ito daw yung parang resemblance ng yung chocolate heels nila. No? Diba? Kasi maliliit yun. Tapos, ano, yun sabi nila. Ganon. Kaya ito hindi to medyo parang chocolate heels kasi may pointy siya. Medyo ano siya, yung parang ganun. Yung parang pag-ganun ba? Pag-ganun. Ganun na. Basta yun. So, ayan. Ang sana nagustuhan nyo. Kasi ako, nagustuhan ko. Kasi talagang peanut kisses siya. Eh, ang dali lang, di ba? Masaya ako. Kung gusto nyo ang ibenta siya, siguraduhin nyo lang na sealed talaga yung paglalagyan ninyo para hindi siya yung malambot na kapag nasa customer nyo na. Dapat ay ganito siya. Yan. Dapat may crunch pa siya. Kasi, syempre, hindi na maganda kapag, ano, kapag hindi na siya crunchy. Kaya ito, oh. Kaya ito, ilalagay ko siya sa container na talagang tight para hindi siya mahanginan or mapasukan ng hangin. So, kung gusto yung magnegosyo, ito talaga yung madali lang kasi ganun lang, i-mix mo lang siya, gumawa ka lang ng meringue, tapos i-bake mo, yun, improvised oven, meron na yun. Ang problem ng si improvised oven, konti lang yung magagawa mo. So, kung may oven ka, swerte. So, ganun. Kung gusto nyo na konti lang, hatiin nyo lang yung measurements natin. And ako nga pala, dahil marami yung ginawa ko, yung second batch ay naging ganito. Ayan. So, medyo flat siya. Kasi nga, inuna ko pa yung first batch. Eh, kapag yung meringue kasi, kapag matagal mo siyang iniluto, para siyang magdi-deflate. So, yun yung isang problem din. Kapag marami yung gagawin mo. Ayan. So, ayan. Sana nagustuhan nyo. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang nagawa natin ay 200 pieces. Ang cost per yield ay 51 centavos. Pwede mong ibenta ng 60 pesos ang 20 pieces. Hindi pa kasama ang packaging dito. Kung makahanap ka ng packaging, idagdag mo lang sa selling price. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron tayong another dose of inspiration. Eto ang kutsinta ni Miss Jimenez. At eto naman ang kanyang mga cakes.
Carbonara by Miss Mary Grace. Meron siyang empanada. Palabok, maha, gram de leche, avocado gram float, at eto naman ang kanyang mga cakes. Meron ding palabok si Miss Eds. Meron siyang no-bake macaroni. Ube biko. Halo-halo gram float. At meron din siyang mga cakes. Again, I want to say thank you sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Kamusta na kayo? Kamusta ang buhay-buhay natin dyan? Kamusta ang hanap buhay? Or nakahanap na ba kayo ng hanap buhay? I know sa panahon talaga ngayon, mahirap maghanap ng trabaho. Pero sabi nga nila, kung may tiyaga, may nilaga. Personally, ang dami kong kakilala, kaibigan talaga na nawala ng trabaho or nag-stop yung work nila. And yung trabaho nila ay hindi basta-basta. Talagang malaki yung kinikita nila. Pero dahil nga sa nangyari ngayon, nag-stop yung operation ng company nila. Pero sila, hindi sila nag-stop na maghanap buhay. Nagbebenta sila ng pagkain, halaman, damit, bags, mga ganun. At hindi lang yan mga babae ha, pati din mga lalaki. Talaga napapatunayan natin na nature natin ang maging survivor. Kaya sa mga pinanghihinaan ng loob, huwag kayong ma-depress, labanan natin yan, i-pray natin yan. Sabay-sabay nating lampasan ang problemang ito. Stay safe lagi and God bless. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!